Kung OOTD at pagiging fashionista lang ang pag-uusapan, naku, malalaos tayo dito kay Lola Lita ng San Nicolas, Pangasinan. Kaya ang shoutout ng kanyang mga apo, wala kayo sa lola ko. Eto na ang nakakaaliw na kwento ni Lola, fashionista. Ay, ayaw ko magdaster, ayaw ko magkamisita. Dahil na mihasa na ako sa mga damit na ano, parang mumunika. Hindi siya artista, pero madalas siyang pagkaguluhan ng mga tao. Paano ba naman kasi ang kanyang getup mula ulo hanggang paa talaga namang agaw pansin, kakaiba. Dito sa Barangay San Roque sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan, nakilala namin ang binansagang Nanay Junisha ng mga taga roon. Magandang dilag. Walang iba kundi ang 65 years old na si Lola Lolita o Manang Lita. Magandang maganda siya. Beautiful, pati yung pananamit, sexy. Lahat ng mga damit niyan siyang gumagawa. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Mga tao dito, oh. Gustong-gusto nila ako. Diyan na si Nanay Dunisya, oh. Diyan si Mami Dunisya. Sabi niya noon, maskin sa palingke, marami akong fans. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi purong Ilocana, kundi tubong Nabas, Aklan si Manang Lita. At ang kanyang nakaraan, kasing tingkad ng mga damit na kanyang sinusuot. Pang-anim sa 14 na magkakapatid si Manang Lita. Mangingisda ang kanyang tatay at mananahin naman ang nanay. At dahil sa kapos sila sa pera palagi, hanggang grade 3 lang ang kanyang natapos. Laman ng patahian ang batang si Lita. Kaya naman kakaiba kung magbihis, bata pa lang. Paano ba naman kasi lahat ay pasadya. At ang nanay niya mismo ang nagtatahi ng kanyang mga damit na ginagaya sa mga damit ng kanyang manika. Bata pa lang daw ay kakaiba na kung magbihis si Manang Lita. Paano ba naman kasi, puro pasadya at ang kanyang nanay daw mismo ang nagtatahi ng kanyang mga sinusuot na ginaya sa mga damit ng manika. At kung sakaling natapos daw niya ang kanyang pag-aaral, malamang sinundan din daw niya ang yapak ng kanyang nanay na isang mananahi. Kasi yung tinatay ng nanay ko noon, purong mumanika. Sa Barbie yung pinapakita sa akin, siyempre hanggang ngayon, matanda na ako, 65 na ako. Ngayon pa rin ang damit ko. Pagtuntong ni Lita ng 13 anyos, nagdesisyon siyang maglayas at sumama sa kanyang tiyuhin sa Maynila. Habang nagtatrabaho sa Maynila, dito na niya nakilala si Rogelio. Isang Ilocanong simpatiko na bumihag sa kanyang puso. Makindat-kindat siya, parang makita mo rin sa mga lalaki pag ano, may gusto siya sa'yo. May kusonada. Kwento ni Manang Lita, si Rogelio daw ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Pangasinan. Niyaya daw kasi siya nito para dumalo sa isang pasayawan. At simula daw noon, hindi na siya nakabalik sa Maynila at nagsimula na silang bumuo ng pamilya. Sa pagkakaroon ni Lita ng sariling pamilya, hindi daw maalis sa isip niya ang kanyang pamilya naman na naiwan sa Aklan. Lalo pat mahigit 5 dekada na ang nakakaraan simula nang maglayas siya mula sa kanila. Parang malungkot ako kasi umalis ako doon sa mga kapatid ko. Hindi ako nagpaalam. Ewan ko lang kung buhay pa ngayon si ate ko. Hindi ko alam kung namatay na silang lahat. Kung sakasakaling mapapanood nila to, tandaan mo pa ba yung mga kapangalan ng mga kapatid mo? Susindo, Nure, Paterna, Paterno, Biterbo. Kurason, saka kalimutan ko na Remedios. Yun lang ang natandaan ko sa mga kapatid ko. Nararamdaman ko rin
na yung lungkot niya, dinadaan na lang sa pananahi, pagtatanim ng mga halaman niya. Pero life must go on, sabi nga. Kaya sa mga outfit na lang dinadaan ni Manang Lita ang pangungulila sa pamilya. Ang ilan daw sa kanyang mga damit, bigay daw ng mga kaibigan at mga taong natutuwa sa kanya. Binibigay lang ito. Yung mga ano, rita-ritaso, pagdugtong-dugtongin ko yan. Oo, pagdugtong, matyaga kasi ako magtahi. Pag tinatahi ko yung mga damit ko, basta tatlong araw tapos na yon. Pag sinusuot ko na, yun, parang pag-ganon-ganon ako sa salaming. Ang kakaibang pananamit ni Manang Lita, aprobado naman daw sa kanyang mga anak at apo. Sa akin, yun, sa pananamit ng nanay ko, masaya kami para sa kanya. Kahit na ayaw niya mag-t-shirt, ayaw niya mag-duster, yan ang kaligayahan niya eh. Kaya kung masaya siya sa mga kanyang pananamit niya, masaya na rin kami para sa kanya. Pero kung marami ang natutuwa sa pananamit ni Manang Lita, meron din daw siyang mga bashers. Marami akong naririnig dyan. Sabing gano'n, no? Ang siksi-siksi, magandang damit, pero walang bahay, walang lupa para silang manok. Binubugaw mo saan-saan pumupunta sa mga kahoy. Maging ang isa sa walong anak ni Manang Lita na si Junior, hindi rin daw sang-ayon sa estilo ng kanyang pananamit. Asar na diwain din na. Parang sa ano, nagma-magic. Yung payaso, eh. Tartaro tawag namin dito eh. Dahil sana yung pananamin mo, baguhin mo. Para hindi ka pinagtatawanan yung mga ibang tao. Kasi kami yung mga anak mo kumisan. Baka maasar kami, di mo alam. May hindi man pabor sa kanyang pananamit at kung sa tingin nga daw ng iba ay parang nagmumurang kamatis, si Manang Lita, dead ma! Ang duster. O hindi ba? Ito na yata ang pinaka-komportable at karaniwang sinusuot ng ating mga nanay at lola. Ayan, lalo na nasa bahay lang naman. Aminin. Pero itong si Lola Lita, hinding-hindi daw siya magsusuot ng duster. Bakit kaya? Ay, ayaw ko mag-duster. Ayaw ko magkamisita. Dahil na mihasa na ako sa mga damit na ano, parang mumunika. Parang supot ng unan. Diba yung supot ng unan, diretso, gano'n. Para kay Manang Lita, you only live once. Kung anong magpapasaya sa'yo, gawin mo lang basta wala kang tinatapakan at inaagrabyadong tao. Kaya ang shoutout niya sa mga medyo nagtataas ng kilay sa kanyang pananamit. Anong pakinyo sa outfit ko? Magandang dilag.